Dahil sa mga ganyang pagmanipula, nagsulputan ang mga sekta na sumisipa sa kautusan. Ngayon, sino ang may pakana sa mga pagmanipula na yan? Napag-isip-isip niyo po ba? Ang mga Biblia ngayon ay pwede nating i-classify sa tatlong kategorya. Number 1, Catholic Bible. Number 2, Protestant Bible. Number 3, Catholic Bible disguised as a Protestant Bible. Isang pagbati mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Habang nasa kasagsagan ang kasalukuyang krisis sa mundo na kumikitil ng libu-libong buhay, may isang grupo ng Europeans na patuloy din ang ginagawang pagre-retoke ng Biblia upang mailabas ito sa taong 2021 or early 2022. Pinangungunahan niya ng Italy, Greece, Germany, Britain at Amerika. Kung ano ang ginawa ng mga ancient Greeks noon, ipinagpapatuloy lang nila ngayon. Ang video na ito ay bahagi ng kasaysayan ng Biblia, naka-focus sa kasalukuyang nangyayari. Para sa mga baguhan dito sa ating channel, huwag na huwag niyo pong lalaktawan ang orientation video dahil maguguluhan lang po kayo pag patalon-talon ang inyong panonood. Nasa description po ang link para sa orientation. For information na rin, gumawa kami ng hiwalay na playlist para sa kasaysayan ng Biblia. Yan ay para maging systematic ang pagsagot sa mga katanungan kung madali nating maibibigay ang link ng nararapat na panoorin. Sakaling mapansin nyo na may videong nawawala sa ibang playlist, hindi ibig sabihin na dinilit namin ang video kundi inilipat lamang namin ng playlist or folder. Dumako tayo sa main topic. Kung napanood nyo ang Babylon series at yung history ng Biblia na inilabas namin noon, you have so much to worry again this time. Marami na silang binago noon at sa muli, marami na namang babaguhin ngayon. Yan ang dahilan kaya dumami ang mga nagkokontrahan na versions ng Biblia. Nagsulputan din ang iba't ibang relihiyon, nagkahati-hati ang mga tao at finally, nagdudulot ng kalituhan sa mundo. Ngayon pa lang, pinapayuhan namin ang lahat na mag-ingat at maging mapanuri sa version na binabasa. Inaasahan din natin ang pagdagsa ng mas maraming diskusyon, debatehan at mga disagreements kapag lumabas na ang bagong version. May mga lalabas din na mga neo-religions at mga societies bunsod ng mga pagbabago. May dalawang verse kaming ipapakita sa inyo bilang halimbawa ng mga mahahalagang verses na binago noon para tumugma sa gusto nilang doktrina. Titigan niyong mabuti ang Revelation chapter 22 verse 14. Ganito ang nasusulat sa King James Version. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. May mga versions na inalis ang do His commandments at pinalitan ng wash their robes. Dahil sa mga ganyang pagmanipula, nagsulputan ang mga sekta na sumisipa sa kautusan. Ngayon, sino ang may pakana sa mga pagmanipula na yan? Napag-isip-isip niyo po ba? Ang mga Biblia ngayon ay pwede nating i-classify sa tatlong kategorya. Number 1, Catholic Bible. Number 2, Protestant Bible. Number 3,
Catholic Bible disguised as a Protestant Bible. Natalakay na natin ang Catholic Bible at Protestant Bible noon pa sa mga nakaraang video. Itong pangatlo na lang na tinawag naming Catholic Bible disguised as Protestant Bible ang ating tatalakayin. Para maunawaan, kailangan nating kilalanin kung sino ang mga personalidad at organisasyon na nasa likod nitong modern European Bible na ginagamit hanggang dito sa atin. Yan ang Catholic Bible disguised as a Protestant Bible. Halos lahat ng modern versions ng New Testament ay mula sa tinatawag na Novum Testamentum Graeci, the New Testament in Greek. Tinatawag itong Nestle Aland Edition, hango sa pangalan ng mga editors na sina Eberhard Nestle and Kurt Aland. Ang organisasyon naman nila ay tinatawag na Global United Bible Society. Noong 2011, ang Global Board of the United Bible Societies ay nag-appoint ng bagong editorial committee na maghahanda ng future editions ng Nestle Aland Novum Testamentum Graeci at ng Greek New Testament. Ngayon, sino-sino ang mga bumubuo dito sa United Bible Societies? Number 1, Christos Karakolis, University of Athens, Greece. Number 2, David Parker, University of Birmingham, United Kingdom or Britain. Number 3, Stephen Pisano, Pontifical Biblical Institute, Italy, a University of the Holy See. Number 4, Holger Stratwolf, University Münster, Germany. Number 5, David Trobisch, Museum of the Bible, Green Collection, Oklahoma City, USA. Number 6, Klaus Wachtel, University, Münster, Germany. Pansinin, lahat yan ay Europeans, walang Hebrew Shemite nakasali dyan. Sa kasalukuyan, 2020, tinatrabaho nila sa Washington ang bagong edition na ilalabas sa 2021 or 2022. Tinawag namin itong European Bible. Bakit? Kasi lahat ng editors ay mga Europeans. Pansinin, Greece, Britain, Italy, Germany, USA. Kung napanood nyo ang Rizal series at Two Witnesses series, naipakita na natin kung ano ang gawain ng mga bansang yan across history. Mag-recap lang tayo ng konti para sa mga hindi pa napapanood ang video na yon. Germany. Pinangunahan ang Berlin Conference kung saan milyong Africans ang namatay at pinaghati-hatian ang Africa nitong mga Europeans. Britain, ito naman ang naglungsad ng Opium War na ikinalugmok ng China sa droga, pinabagsak ang kabuhayan at milyon ang nagutom. Spain o Espanya, ito naman ang ginamit ng Rome, Italy, kaya milyong Pilipino ang namatay dahil sa pananakop. USA, milyong Pilipino ang pinatay sa tinatawag na Philippine Genocide at nagpakasasa din itong bansang ito sa transatlantic slave trade. Very ironic dahil sila daw ang advocates of human life and human rights. At ngayon, sila din ang nagre-retoke ng Biblia. Pero kilalanin nyo sila across history. Tandaan, ang mga Hebrew Shemites ang rightful owners ng mga original manuscripts ng Biblia. Walang karapatan ang mga Europeans na pakialaman ang heritage ng mga Shemites. Kung may dapat gawin ang mga Europeans, yun ay ang isauli sa mga Hebrew Shemites ang mga original manuscripts ng Biblia. Ngunit nakakalungkot. Hindi nila yan isasauli para kontrolado nila ang pagmanipula sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng corrupted versions ng Biblia. Nothing has changed. Walang pinag-iba sa panahon ng Mesaya. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun.
Natanong nyo na ba sa inyong sarili bakit kinailangang mag-preach ng Mesaya at ng mga apostoles sa Israelites noon? Simple lang ang sagot. Kasi corrupted version na ang itinuturo ng mga Pariseo na sumakop sa templo ng Jerusalem. Ang mga Pariseo ay hindi Israelites, hindi sila lahi ni Jacob. Sa panahon ng Mesaya, sino ang pumasok at kumontrol sa Israel? Rome at Greece. Anong lahi ba ang mga Greeks and Romans, Europeans? Sino ang kumontrol sa templo? Mga Pariseo. Tanong, Israelites ba ni Jacob ang mga Pariseo? Hindi. Mga Europeans po sila. Maraming Israelites ang nalaglag sa corrupted doctrines ng mga Pariseo. Kaya nga, pinagbili na ng Mesaya kahit ang mga apostoles na mag-ingat sa katuruan ng mga Pariseo. Mababasa yan sa Matthew chapter 16 verse 11 hanggang 12. Ngayon, ang ginagawa nitong United Bible Society ay pagpapatuloy lamang ng gawain ng kanilang mga ninunong Pariseo. Kung maraming Israelites noon ang nailigaw, ganun din ngayon. Maraming tao sa mundo ang ngayon sumisipa sa mga kautusan dahil sa ginawa ng mga Pariseo. Nananaig ba ang Diablo? Yes. At dahil nagkaroon ng maraming nagkokontrahang versions, may mga tuluyan ang nawala ng tiwala sa Biblia, naging atheist. Panalo ulit ang Diablo? Yes, tuwang-tuwa si Satanas. Kailangan pong lingunin nyo ang Genesis chapter 3 verse 15 kung saan sinabi na mayroong serpent seeds na didigma sa pure seeds ng woman. Sila ang tinawag ng Mesaya na brood of vipers, serpents, snakes, ahas. Ang lahi nitong mga Pariseo ang sumakop at nagpahirap hindi lamang sa mga Israelites kundi pati sa mga Hebrews buong mundo mula noon hanggang ngayon. Hawak pa rin itong Serpent Society ang mga original manuscripts ng Biblia. Dapat niyong malaman na ang United Bible Society ng mga Europeans ay may agreement sa Vatican. In short, kontrolado o impluensyado ng Vatican ang nilalaman ng ginagawa nilang Biblia. Kaya, hindi nakakapagtaka, maraming tao ang nalason ng mga sektang kaalyado nitong United Serpent Society. Isinali nila sa Tagalog ang kanilang Biblia at sinasabi nilang inspired daw ito ng Holy Spirit. Paanong magiging inspired ang isang version na nagmumula sa lahi ng mga pumapatay sa Israel ni Jacob at sa mga Hebreo? Kung ang puno ay hindi inspired, ang mga sanga at bunga ay hindi inspired, period. Ngayon, may isa pang verse na niyurakan itong United Serpents. Malaki ang impact nito sa geopolitics more than you realize. Sinira ng United Serpent Society ang prophecy ni Prophet Isaiah. Pansinin nyo ang Isaiah 49 verse 12. King James Version po, ganito ang sinasabi. Behold, this shall come from far and low. This from the north and from the west, and this from the land of Sinim. Ano ang ginawa ng United Serpent sa salitang Sinim? Pinalitan nila ng Aswan at Persia sa ibang versions. Bakit? Kasi ang Sinim ay ang China. Sinim means the Chinese. Yan ang pilit itinatago ng United Serpents kaya binura nila ang Sinim sa salita ni Prophet Isaiah at pinalitan ng Aswan at Persia. Idinadahilan nila na hindi pa raw establish ang China sa panahon na isinulat ni Prophet Isaiah ang prophecy. Tila ba nakakalimutan nila na si Isaiah ay propeta na may kakayahang makita ang hinaharap? Kung si King Cyrus nga ay pinangalanan ni Prophet Isaiah bago pa ito isilang,
Bansa pa kaya ang hindi makita ni Prophet Isaiah para pangalanan? Mababasa nyo sa Isaiah chapter 44 verse 28 at Isaiah 45 verse 1 ang salita ni Prophet Isaiah tungkol kay King Cyrus. Tandaan nyo rin na si Prophet Isaiah din ang nagturo sa atin upang masumpungan ng tama ang rivers of Genesis. Inilulubog na sana ito sa bottom of the ocean ng isang culture na sinisimula na sanang itatag ng isang dayuhan dito sa atin. Ngayon, alam na po ng China kung sino sila at bakit pilit silang binubura sa Biblia nitong United Serpents. Ngunit, may mga versions naman ng Biblia na hindi pumayag sa gawain ng United Serpents. Diretsahan nilang inilagay ang salitang China sa kanilang pagsasalin. We appreciate these versions for uplifting the truth. Ang International Standard Version, inilagay talaga nila salitang China. Ganun din po ang Amplified Bible Classic Edition. Isinulat nila China. Tatalakayin natin ng hiwalay ang prophecy ni Prophet Isaiah sa hiwalay na video. Mahaba po kasi yan at nakakabit dyan ang hula tungkol sa mga Ophirians, Israel ni Jacob at sa isa pang bansa sa bandang Northwest. Binanggit lamang natin dito bilang patunay na may ginagawang pagmanipula at pagyurak itong United Serpent Society. Ngayon, inayawan ng China itong version ng Bible na gawa ng United Serpents at minabuti nilang gumawa ng sarili nilang version. May karapatan ba sila? Yes, higit na may karapatan ang China dahil sila ay mga Hebrew Shemites gaya ng mga Ophirians at Israelites. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ang China ay tinik sa lalamunan ng kanluran. Ngayon, bilang tugon sa katanungan na madalas nating ma-encounter, anong version ang dapat gamitin? We still recommend King James Version or New King James Version. Ngunit dahil ito ay nasusulat sa archaic English, medyo mahirap lang unawain kung sanay ka sa modern English. Halimbawa ng archaic English style ay thou shalt not make unto thee. Malalim ang English nila. Laging ugaliin, gumamit ng 5 to 10 versions lalo na kung sensitive or critical ang verse na binabasa. Kapag talagang salungatan ang iba't ibang versions, mangangailangan ka ng mas malalim na pag-aaral. Gagamit ka ng contextual analysis, collaborative analysis, comparative analysis, at lahat ng makukuha mo ay kailangan mong i-triangulate. Malaking tulong ang paggamit ng iba't ibang concordance kung saan pati ang Hebrew origin ay matatagpuan. Ganyan po ang paghihimay na ginagawa ng Ophirian Heritage. Ngayon, sa mga nagre-request na Tagalog Bible ang gamitin, hinding-hindi po namin yan gagawin. Napansin kasi namin na karamihan sa Tagalog versions ng Biblia ay isinalin ng mga lokal na sekta pabor sa doktrinang gusto nilang palutangin. Huwag galilimutan ang paulit-ulit naming habilin. Ang mga sekta na ipinanganak ng harlot woman ay uuwi at uuwi sa kanilang nanay. Gumising kayo habang may panahon pa. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. To new subscribers, welcome to our heritage. And for everyone, be blessed. Shalom.
Masayang bati, mga Ophirians, bago tayo magpatuloy, nais naming magbigay ng announcement. Inilagay na namin sa description ng bawat video ang kumpletong listahan ng mga topics. Click nyo na lang po ang show more para makita. Payo namin, sundan nyo ang pagkakasunod-sunod ng mga topic para maunawaan ang flow ng buong content ng Ophirian Channel. Kadalasan, ang pagkakalito ay nag-uugat dahil nilalaktawan ang mga naunang video. Nakikita namin yan sa nilalaman ng mga comment. Dumako tayo sa main topic nitong video. Gustong iparewrite o iparevise ng Government of China ang buong Biblia. Tulad ng inaasahan, magkakaiba ang mga reaksyon. Kung mapapanood nyo ang mainstream media, ito ay tinatawag nilang censorship of religious freedom at kakabit noon ay issue ukol sa mga rights and rights and rights. Maraming taong na nakapadlock ang isip dahil sa colonial mentality ang agad na kumukundina sa China. Tama ba at nararapat ang ginawa ng China na retokihin ang Biblia at yung kanilang version lang ang papayagang gamitin ng mga tao sa China? May ituturing ba yan bilang paglabag sa karapatang pangtao? Masasagot yan kung ating babalikan ang malalim at madugong kasaysayan na bumabalot sa Biblia na ating binabasa. Sa kasalukuyan, nahahati ang mga tao dahil sa kanilang paniniwala na nag-uugat sa napakaraming versions ng Biblia. Mula sa pinakamaliit na unit ng society, paakyat sa iba't ibang institusyon ng lipunan hanggang sa national government ay apektado ng relihiyon. Recently, bilang halimbawa, umabot pa ang isang case sa Supreme Court na isinampa ng isang medical student laban sa kanyang professor on issues tungkol sa Sabbath. Sa mga nakakaalam ng pangyayaring yan, feel free to comment. Fact check na po yan. May ruling ang Supreme Court ng Pilipinas. Hindi na natin elaborate dahil hindi naman tungkol sa legal proceedings ang ating topic. Bilang bansa, maraming pagkakataon na ang mga relihiyon bilang grupo ay gumagalaw at naglalayon na impluwensyahan o dili kaya ay kontrolin ang pamahalaan. Hindi yan nakapagtataka dahil mula sa simula, sinakop ng mga dayuhan ang ating lupain gamit ang relihiyon at Biblia. Huwag magbulag-bulagan tungkol sa totoong history ng ating bansa. Fact check na rin po yan. Ayan ang monumento ni Rizal. Bakit nagkaroon ng malawakang inquisition sa Europe na nagresulta sa kamatayan ng 100,000 tao, huwag na po milyon, 100,000 na lang? Bakit nagkaroon ng mga martyrs na sinunog ng buhay? Bakit nagkaroon ng mga binitay? Ano ang kinalaman ng Biblia sa madugong kasaysayan? Kapag naunawaan mo yan, saka mo lang pwedeng husgahan kung tama ba o mali ang gagawin ng China na i-rewrite ang Biblia. Sa muli, tahasan naming sinasabi na tanging mga taong may malawak at matalas na kaisipan ang makakaunawa sa aming ilalahad. Hindi kami umaasa na ito ay uunawain ng mga panatikong nakapadlak ang isipan sa colonial mentality. Don't get us wrong, huwag masamain ang mensahe ng video na ito. Hindi namin sinasabi o ipinahihiwatig man lang na huwag kayong maniwala sa Biblia. Ito ay isang analysis kung tama ba ang gagawin ng China na i-rewrite o i-revise ang Biblia para sa kanilang mga tao. Ang kasagutan dyan ay matatagpuan sa kasaysayan o pinagdaanan ng Biblia bago napunta sa ating mga kamay. Simulan natin sa ancient time. Ang mga original text ay nasusulat sa mga papyrus manuscripts na kagaya ng Dead Sea Scrolls na natagpuan noong November 1946, February 1947, at 1956. Ang mga original manuscripts ng Old Testament ay nasusulat sa isang native dialect, ang Aramaic Hebrew. Itong Aramaic Hebrew ang lingwahe na ginagamit ng ating Misaya sa kanyang kapanahunan. Halimbawa ay ang salitang Abba o kaya My Father. Nangangahulugan lamang na ang Biblia ay pag-aari ng mga Hebrews. Gaano ba kahalaga sa mga Hebrew Israelites ang Torah or Old Testament sa kanilang kapanahunan? Ito ang anggulo na hindi nakikita ng maraming relihiyon at nag-aaral ng Biblia. Ang nilalaman ng first five books of Moses ay impormasyon paanong nagkaroon ng tao at nakasaadoon na may pinili ang ama na isang lahi na tinawag niyang My People at binigyan niya ito ng sariling lupain. Nakalagay din sa Torah ang mga batas na
Ipinapatupad ng Elohim ang pagsuway ay may katumbas na kaparusahan gaya ng nangyari kina Adam and Eve. Nakapaloob din sa Torah kung anong teritoryo ang sako para sa kanila at kung anong uri ng pamamalakad ang ipapatupad. Nakalagay din kung paanong tatratuhin ang mga foreigners sa kanilang lupain at paano sila makikitungo sa ibang bansa. In short, may foreign policy. Sa madaling salita, ang first five books ni Moses ay konstitusyon na magtatalaga sa Israel bilang sovereign nation matapos silang lumaya bilang alipin ng Egypt. May hahalin tulad yan sa Constitution of the Republic of the Philippines. Yan ang tunay na halaga ng first five books ng Biblia na binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Collectively, tinawag po yan na Torah. Ngayon, paano natin nasabi na ang Torah ay konstitusyon ng Judean Hebrew Israelites? Maliban sa nature ng nilalaman, merong sinasabi ang mga rabbi sa Judaism na isang trahedya ang nangyari noong isinalin sa Greek ang Torah. Nawala at na-damage daw ang mga legal codes at layered meanings. Narinig niyo po, legal codes or sa atin, civil codes. Truth, katotohanan po yan. Maraming nasira sa Torah. In short, ang Greek Bible na pinagmulan ng Bibliyang hawak natin ay corrupted. Later na po tayo magbibigay ng mga halimbawa ng mga bahaging nasira. Focus muna tayo sa daloy ng history. Magbigay kami ng overview of history, baka po malito kayo kasi involved ang Egypt. Una, lumabas ang Israelites mula sa Egypt. Ito yung panahon ni Moses. Naitayo nila ang temple ni King Solomon. Then, sinakop sila ng mga Babylonians panahon na ito ni Prophet Daniel. At nung nakauwi sila mula sa Babylon, muli nilang itinayo ang temple. Then, sinakop sila ng Greeks. Then later, Romans. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga tunay na Israelites ni Jacob ay wala sa Israel. Gaya ng sinabi sa Biblia, sila ay naka-exile pa. Kung ang tunay na lahi ng Israel ni Jacob ay naka-exile pa, then, sino itong mga tao na umukupa sa lupain ng bansang Israel? Ganyan lang po kasimple mag-analyze. Tandaan nyo lagi na ang mga tunay na Israelite Hebrews ay Shemites as the rest of Asia. Bumalik tayo sa topic, history ng Biblia. Sa panahong nasasakop ang Israelites, ipinag-utos ni King Ptolemy II Philadelphus ang pagsasali ng Torah papuntang Greek noong 285 hanggang 247 BCE. Note, si Ptolemy ay isang Greek na hari ng Egypt. Pansining mabuti ang mga lumilitaw na personalidad. Greek na hari ng Egypt. Yes, tama po yan. May panahon sa history na ang hari ng Egypt ay isang Greek. Kung napanood ang Creation at Babylon series, alam na alam nyo na bakit ganun ang nangyari. Ano ang pinakamahalagang tandaan? Ang pagsasali ng Biblia ay nangyari sa panahong ang Israelites ni Jacob ay nasasakop ng mga Greek at ang hari sa Egypt na nag-utos ng pagsasalin ay Greek din. Nangyari ito mahigit 200 years bago pa man isilang ang Messiah. Ang pagsasalin ay isinagawa ng 70 scholars, kaya ito ay tinawag na Septuagint Bible. Septa means 7. Ano ang resulta ng pagsasalin? Nagkaroon ng dalawang version ng Torah, isang corrupted Greek version na ginagamit ng mga Pariseo paralel sa original Hebrew version ng mga Hebrews. Dahil nasasakop ang lupain ng mga Greek at bandang huli ng mga Romans, ang hari ay hindi Israelite kundi dayuhan, kung kaya walang magawa ang lahi ni Jacob. Gamitin natin ang sarili nating bansa bilang analogy o halimbawa para maunawaan ang sitwasyon. Kumbaga, ang Pilipinas ay sinakop ng mga dayuhan. Ang nakaupo sa Malacañang ay isang foreigner, hindi Pilipino. At dahil ang nagpapatakbo sa templo ay ang Malacañang, ang mga pare na inilagay ay mga foreigner din. Sila ang tinawag sa Biblia ng mga Pariseo. Kung ma-imagine mo, nagkaroon ng complete takeover ng national government. Dayuhan na ang presidente sa Malacañang
Dayuhan ang mga pari sa templo, dayuhan ang nagpapatakbo ng munisipyo hanggang barangay. Itong mga dayuhan ay nagkiklaim na sila daw ay mga Pilipino. Inaral nila ang ating kultura pati lingwahe. Ganyan po ang nangyari noon sa Israel ni Jacob. Parang history lang ng Pilipinas sa panahon ni Rizal. Na-imagine nyo po? Bumalik tayo sa Israel. Ang lupain ay sinakop ng mga Greek at bandang huli mga Romans. Ang naupo bilang hari ay hindi naman Israelite Jew kundi dayuhan. Ang mga pari sa templo ay mga dayuhan. Sila ang mga pariseyo at gamit nila ang corrupted version ng Torah. Ang mga dayuhang ito ay nagkiklaim na sila daw ang mga Hudyo. Nasasabi ba sa Biblia ang tungkol sa mga pariseyo at mga peke na Hudyo? Yes, history at Biblia ay nagtutugma dyan. Walang magawa ang mga tunay na Hudyo o Hebrew Israelites dahil nga nasasakop sila. Marginalized at oppressed ang mga Israelites sa sarili nilang lupain. Dahil sa pressure, nahati ang mga Israelites. Yung mga takot sa persecution ay nagpahinuhod na lang sa mga dayuhan at sumunod sa mga pariseyo. Ngunit ang mga faithful, patriotic o makabayan ay nanindigan at patuloy na nakikibaka laban sa mga dayuhan na nakapwesto sa palasyo at sa templo. Ganyan ang sitwasyon na inabutan ng Misaya. Dahil inaral ng mga dayuhan ang Torah, alam nilang may hinihintay na Misaya ang mga Israelites na magiging hari ng Israel, King of the Jews. Kaya threatened at nagpanik sila noong isilang ang Misaya. Alam nilang natutupad na ang prophecy. Isinilang na ang hari ng mga Hudyo. Mauunawaan nyo bakit ipinapatay ni Herodes ang lahat ng lalaking sanggol 2 years old pababa para mapatay ang future king ng mga Israelites. Tandaan nyo na itong mga pariseyo ay mga dayuhan, hindi sila lahi ng Jacob Israel. Ngayon nyo mauunawaan bakit ganun na lang kung tuligsain ng Misaya ang mga pariseyo. Basahin nyo sa Matthew chapter 3 verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come? Pansining mabuti, ano ang tawag ng Misaya sa mga Pharisees? Generation of vipers. Generation means seeds. Ano ba ang viper? Edi serpent, ahas. Binantaan ng Misaya ang mga Pariseyo. Tumakas na kayo sa darating na wrath o sa Tagalog ngit-ngit o sobrang galit. Binantaan ng Misaya ang mga Pariseyo. Tumakas na kayo. Bakit? Ano ba ang ginawa nitong mga Pariseyo? Matatagpuan yan sa Revelation chapter 3 verse 9. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet and to know that I have loved thee. Malinaw, nagkukunwaring mga Hudyo pero hindi naman talaga mga Hudyo kundi mga sinagog ni Satanas. Kaya nga tinawag niya itong mga ahas, vipers, serpents. Darating daw ang panahon na paluluhurin niya itong mga serpents sa paanan ng mga Israelites. Ngayon, kung titingnan ninyong mabuti ang naging activities ng Misaya, mapapansin nyo na muli niyang iniipon ang mga Israelites ni Jacob. Muli niyang binuhay ang pag-asa sa kanilang mga puso na darating ang kingdom na magpapalaya sa kanila mula sa oppression ng mga dayuhan. In short, kasarinlan. Maliwanag na ang ginagawa ng Misaya ay pangunahan ang mga Israelites sa pakikibaka laban sa mga serpents. Analisahin nyo pong mabuti. Huwag hayaang matigagal ang isipan ng mga fantastic at magical na mga doktrina. So, ganyan po ang mga pangyayari na bumabalot sa pinakaunang pagsasali ng Biblia mula sa original Aramaic Hebrew papunta sa Greek 200 years bago pa man isilang ang Misaya. Political control ang pinaka bottom line. Bahagi iyon ng pananakop ng mga dayuhan sa lupain ng Israel ni Jacob. Sinira ang saligang batas ng nagsisimula pa lang na bansa ni Jacob.
Mula sa Greek version, ang Biblia ay napunta naman sa Roman Empire. Isinalin ito sa Latin at yun ang tinawag na Latin Vulgate Bible. Ang pagsasalin ay ginawa ni Jerome o Saint Jerome sa utos ni Pope Damasus. Hindi po Damaso, Damasus. Naproklama ang Vulgate Bible bilang opisyal na Biblia ng Roman Catholic Church sa Council of Trent noong 1545 hanggang 1563. Talakayin natin ng pahapyaw kung ano ba itong Council of Trent. Ito ay isang konseho or council na nilikha upang labanan at kundinahin ang mga taong lumalaban sa simbahan. Tinawag nila itong mga heretics. Sa Old Latin Vulgate, matatagpuan ang Epistle to the Laodiceans, Prayer of Manasses, 4 Esdras, Wisdom, Ecclesiasticus at ang Book 1 and 2 ng Maccabees, Book of Baruch at ang Letter of Jeremiah. Dapat ding pansinin na nagkaroon ng pagbabago sa sequence o pagkakasunod-sunod ng mga nilalaman kung kaya naging mahirap ang pag-navigate across the Bible. Naapektuhan ito ang Book of Daniel. Ang Clementine edition ng Vulgate naman ang pumalit noong 1592 hanggang 1979. Mula naman 1979 hanggang sa kasalukuyan, ang ginamit ng Catholic Church ay ang Nova Vulgata. Marami pang revisions ang ginawa sa Latin Vulgate hanggang 1986. Ngayon, ano ang resulta? Maraming writings ang ipinasok sa New Testament ng Nova Vulgata na wala naman sa original na pagkakasali ni Saint Jerome. Sa panahong hindi pa nailalabas ang Biblia sa mga tao, tanging ang Roman Catholic Church ang may hawak ng Biblia. Kontrolado nila ang usaping salvation. Walang sinumang nakakahawak o nakakabasa ng Biblia maliban sa mga pari. Yan yung mga panahong nakatalikod sa audience ang pari habang nagmimisa at ang salita ay Latin. Yung kagaya ng secula seculorum, tapos sasagot ang audience ng mahabang amen. Inabot pa yan ng mga lolo at lola natin. Ang tawag sa panahong yan ay Dark Ages. Ang mga bansa sa Europe ay sinasakop ng Roma sa pamamagitan ng relihiyon. Sa panahong yun, obligado ang lahat na magsimba. Hindi pwedeng questionin ang mga doktrina. Ang parusa sa mga pumapalag sa doktrina ay kamatayan. Ang bansang hindi magpapasakop ay didigmain ng Rome o ng mga kaalyado nito. Patatarsikin sa pwesto ang hari o reyna na namumuno. Ngayon, dahil sa takot na mapatalsik sa pwesto, yung mga hari at reyna ng mahihinang bansa ay nagpapasakop. Yan ang Europe noong Dark Ages. Sa panahon ng Dark Ages, ang Israelites naman ni Jacob ay nagkawatak-watak at naka-exile. Huwag kalilimutan na noong 70 AD, sinakop ng Roma ang Jerusalem. Hindi na itayo ng Israelites ang kanilang bansa ayon sa Torah. Ngayon, paanong nailabas sa mundo ang Biblia? Dahil yan sa mga Protestants. Dapat niyong makilala sina John Wycliffe, William Tyndale, Thomas Cranmer at Martin Luther. Hindi po maganda ang reputasyon niyan kung Roman Catholics ang tatanungin niyo. Hindi po yan mga saints dahil malaki ang kasalanan nila sa Roma. Inilabas kasi nila ang Biblia. Ano ang nangyari? Alamin natin. Unahin natin si John Wycliffe. Siya ay isang scholastic philosopher, theologian, biblical translator, reformer, priest, and a seminary professor sa University of Oxford. Siya ang maituturing na ama ng Protestantism. 44 years ang lumipas matapos mamatay itong si Wycliffe. Ipinahukay pa ng Pope ang kanyang mga labi at ipinasunog habang idinideklarang heretic. Ano ang dahilan? Bakit ganun ang ginawa nila kahit yung sa mga labi na lang ni Wycliffe? Una, isinalin ni Wycliffe ang Biblia mula sa Latin Vulgate papuntang English para mabasa ng mga tao. Pangalawa, sinabi ni Wycliffe na ang Biblia lamang ang pwedeng pagkatiwalaan at hindi ang mga turo ng Papa at ng mga pari. Wala daw basihan sa Biblia ang papacy. Noong si King Edward III ay namatay June 21, 1377, tinanong si Wycliffe ng King's Council kung nararapat lang ba na itigil na ng England ang pagbabayad sa Rome ng homage or taxes. Ang sagot ni Wycliffe ay, yes, nararapat lang na itigil na ang pagbabayad sa Rome.
Yan ang pinakamalaking kasalanan ni Wycliffe sa Roman Catholic Church. Namatay si Wycliffe noong December 31, 1384. Makalipas ang 44 years, kinumpirma ni Pope Martin V ang isang kautusan. Ipinahukay ang labi ni Wycliffe at noong 1428, ipinasunog ito habang binabasahan ng Eternal Condemnation. Ang abo ay ipinaanod sa River Swift. Isunod natin si William Tyndale. Sa mga huling bahagi ng 14th century, kahit wala pang printing press, kumalat na ang Wycliffe Bible. Mano-mano ang paggawa ng bawat kopya, sulat kamay po ang paraan. Dahil sa pagkalat ng Biblia sa England, ipinatupad ng Santo Papa ang death penalty sa sinumang makukuhaan ng English Bible. Ito ang kapanahunang sinuong ni William Tyndale. Si Tyndale ay isang English scholar na naging kilala sa Protestant Reformation at pagsasali ng Biblia papuntang English. Siya ay nagtapos sa Oxford University of Cambridge. Direktang isinali ni Tyndale ang Biblia mula mismo sa original na Hebrew at Greek versions. Mabilis itong kumalat dahil may printing press na sa kanyang kapanahunan. Maliban sa pag-publish ng Tyndale Bible, may isang obra itong si Tyndale na labis na ikinagalit ng Roman Catholic Church. Yun ay ang kanyang The Obedience of a Christian Man. Sinabi niya sa kanyang obra na ang heads of state ng bawat bansa ang dapat na mamuno sa simbahan at hindi ang Papa ng Roma. Ang sinabing ito ni Tyndale ang naging basehan na King Henry VIII na tuluyan nang mag-break away ang Church of England mula sa kontrol ng Roman Catholic Church noong 1534. Ito ay labis na ikinagalit ng simbahan. Ipinabitay nila si Tyndale habang sinusunog. Isunod naman natin si Thomas Cranmer. Ang kanyang contribution ay yung First Authorized Bible. Si Cranmer ay isang leader ng English Reformation. Siya rin ang Archbishop of Canterbury panahon ni King Henry VIII, King Edward VI at partly Queen Mary. Si Cranmer ang tumulong sa annulment ng kasal ni King Henry kay Catherine Aragon na naging dahilan upang humiwalay ang English Church sa Holy See ng Roman Catholic Church. Noong si Mary na ang Queen ng England, nilitis si Cranmer sa akusasyong treason at heresy. Napilitang pumirma si Cranmer ng mga recantations at tila siya ay nagbalik sa Catholic Church. Ngunit, nais talaga ni Queen Mary na siya ay ma-execute. Binawi ni Cranmer ang mga naunang recantations at siya ay sinunog ng buhay bilang heretic. Isunod natin si Martin Luther. Si Luther ay naordinahang pari noong 1507. Ngunit dumating ang puntong tinutulan niya ang maraming doktrina at gawain ng simbahan, lalo na ang pagbabayad ng indulhensya, bahagi ng doktrinang purgatorio. Hiniling ng simbahan kay King Frederick III na isurrender sa kanila si Martin. Ngunit tumanggi ang hari, bagkus hiniling nito na gawin ang paglilitis kay Luther sa Wittenberg para masigurado ang kanyang kaligtasan. Matapos ang paglilitis, itinago ng hari si Luther sa Wartburg Castle. Sa kwartong ito, ginawa ni Luther ang pagsasali ng New Testament sa German language. Hindi sinapit ni Martin Luther ang malupit na kamatayan dahil itinago siya na King Frederick ng Germany. Ang mga followers niya ay nabuo at tinawag na Lutheran Church, although sinasabi ni Martin na mas nararapat daw ang salitang Evangelical Church. Yan ang mga natatanging personalidad na lumaban sa simbahan noong Dark Ages. Paano nabuo ang Biblia na hawak natin ngayon? Unahin natin ang Wycliffe Bible. Inilabas sa pagitan ng 1382 hanggang 1395. Ito ang kauna-unahang English Bible na isinalin mula sa Latin Vulgate. Ang unang release ay itinuring na flawed translation o depektibo kumpara sa mga sumunod na isinalin ni John Parvey. Luther Bible. Ang Luther Bible ay pagsasalin sa German mula sa original Hebrew and Greek
text at hindi galing sa Latin Vulgate. Ang New Testament ay napublish noong 1522 at ang buong Biblia ay napublish noong 1534. Tyndale Bible, 1494 hanggang 1536. Overlapping timeline po ito with Luther Bible. Ito ang kauna-unahang English Bible na direktang isinalin mula sa Hebrew at Greek. Hindi talaga natapos ni Tyndale ang pagsasalin dahil siya nga ay na-execute na. Ang kanyang natapos ay ang buong New Testament at bahagi ng Old Testament. Ang nagpatuloy ng pagsasalin ay si Miles Coverdale. Maraming ginamit na sources si Tyndale tulad ng Erasmus Greek New Testament, Erasmus Latin New Testament at Luther's German Version at ang Vulgate. Matthew Bible. Ang Matthew Bible ay ipinalimbag noong 1537 ni John Rogers, isang clergyman. Ang Matthew Bible ay ang pinagsamang New Testament hanggang sa bahagi ng Old Testament na natapos ni William Tyndale. Ang bahaging hindi natapos ni Tyndale dahil sa kanyang pagkamatay ay tinapos ni Miles Coverdale mula sa German Luther Bible at Latin Vulgate. Ganyan na buo ang Matthew's Bible kasama ang Apocrypha. So kung susuriin, lumalabas na malaking bahagi ng Matthew Bible ay galing pa kay Tyndale. Sumunod ang Great Bible, 1539. Ito ang unang version na otorisado ni King Henry VIII ng England upang basahin ng malakas sa mga services ng Church of England. Malaking bahagi ng Great Bible ay galing pa rin sa Tyndale Bible. Geneva Bible, 1557 hanggang 1560. Ang Geneva Bible ay direktang isinali ng mga reformist mula sa original Hebrew and Greek scriptures. Ito ang pangunahing English Bible noong 16th century Protestantism at ginamit pa ito ni William Shakespeare. Ang Geneva Bible ang isa sa pinakaunang Biblia na nakarating sa Amerika dala ng Mayflower passengers papunta sa New World. Para sa hindi alam itong Mayflower, ito po yung barko na sinakyan ng mga separatist mula sa England papunta sa lugar na tinawag natin ngayong United States of America. Ibig sabihin, ang mga Americans ay mula sa England separatist groups. Sila ay mga Europeans. Ang sumunod na Bible versions ay ang Bishop's Bible. Note, hindi na po natin isasama ang mga minor versions na hindi gaanong significant ang impact sa history. Ang Bishop's Bible ay unang inilabas noong 1568, na revised noong 1572 at 1602. Ang Bishop's Bible na inilimbag sa ilalim ng authority ng Church of England ang ipinalit sa Great Bible at Geneva Bible. Ang 1602 revised version ang ginamit na base text ng King James Bible na inilimbag naman noong 1611. Pag-usapan naman natin ang King James Bible published noong 1611. Ang King James Version ay authorized ni King James VI para gamitin ng Church of England. So, bali, ito na ang pangatlong version na tinangkilik ng England. Una ay ang Great Bible, pinalitan ng Bishop's Bible, at nitong huli ang King James Bible. Ang original King James Bible ay nagtataglay ng 39 books of the Old Testament, 14 books of the Apocrypha, 27 books of the New Testament. Total, 80 books. Ang pagsasalin ay isinagawa ng 47 Bible scholars na binuo sa Hampton Court Conference noong 1604. Ngayon, ano ang dapat alamin tungkol dito sa King James Bible? May bilin si King James sa mga magta-translate ng King James Bible. Ito ang sinabi niya, "Reflect the episcopal structure of the Church of England and its belief in an ordained clergy." Ang bili ng hari, siguraduhin daw na ang bagong Biblia ay aayon sa episcopal structure ng Church of England. Ibig sabihin, ipasok ang episcopal structure ng Church of England sa Biblia. Kaya, ang mga bishop, deacon, at deaconesses ay hango lamang sa Church of England na ipinasok sa Biblia noong ito ay isinalin.
Dahil sa paglaganap ng Protestant Bibles, hindi nagpahuli ang simbahang Katoliko. Sa mailalim, sa maraming revisions at enhancement ang Latin Vulgate. Gaya ng sinabi natin kanina, ayon kay Professor Beno Zoidan, maraming nakapaloob dito na wala naman sa original Hebrew text. Mula sa Nova Vulgata o New Vulgate, lumabas ang English version at tinawag na Douay Rheims Bible. Yan po ang very brief history kung paano tayo nagkaroon ng Biblia. Lumalabas na sa kasalukuyan, ang Biblia natin ay maaaring pro-Catholic o dili kaya ay Protestant. Lahat ng mga salin mula sa King James ay Protestant Bible. Lahat naman ng salin mula sa Douay Rheims ay Catholic Bible. Lahat yan ay may mga pagkakaiba. Lahat yan ay nag-claim na yan daw ang inspired by the Holy Spirit. Ganon din ang mga relihiyon na ang mga doktrina ay hango dyan sa mga versions na yan. Lahat sila nagsasabi na sila daw ang kinasihan ng Holy Spirit. Looking back sa madugong kasaysayan ng Biblia, habang ito ay ginagamit bilang political control sa pamamagitan ng relihiyon, alin sa tingin nyo ang totoong inspired by the Holy Spirit? Kung kami ang tatanungin, ang sagot namin dyan ay wala sa kanila. Ang tinutukoy na inspired ay ang original Hebrew manuscripts na sinulat mismo ng mga propeta at ang mga translations na walang binago sa tunay na nilalaman ng original. Isang palatandaan kung inspired nga ng Holy Spirit ang hawak mong Bible ay naandyan dapat ang tunay na pangalan ng Elohim. Kung wala dyan sa Bibliyang hawak mo at ang nakalagay dyan ay mga pangalan ng mga paganong Diyos-Diyosan, wag na wag mong sasabihin na yan ay inspired by the Holy Spirit. Corrupted ng mga pagano ang hawak mong Biblia. Ngayon, kung ang Biblia ay dumaan sa maraming pagsasalin, nagkaiba-iba ang mga versions kung kaya nagkaroon ng mga kaguluhan at pagkawatak-watak ng mga relihiyon, hindi ba nararapat na ito ay ibalik sa dati? Sino ang higit na may karapatan na magsagawa ng pagtutuwid? Walang iba kundi ang mga Hebrews dahil ang Biblia ay Hebrew. Pagtutulungan niyan na maibalik sa dati ng lahi ni Peleg at Joktan. Walang iba. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagre-revise ng Bible para maibalik ito sa dating anyo? Zephaniah chapter 3 verse 9. For then will I return to the people a pure language that they may all call upon the name of the Elohim to serve Him with one accord. Napansin niyo po? Ibabalik ang pure language para maibalik ang tunay na pangalan ng Elohim para ang mga believers ay magsasamba in one accord. So anong ibig pong sabihin ito? Aalisin ang paganong pangalan na sinasamba ng mga relihiyon. Ibabalik ang tunay na pangalan ng ating Elohim. Ang pagsasaayos ay magmumula sa mga Hebrews, pagtutulungan ng silangan at ng kanluran, pagtutulungan ng lahi ni Peleg at Joktan. Revelation chapter 7 verse 2. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living Elohim. He called out in a voice to the four angels who had been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our Elohim. Kung uunawain natin ang sinasabi ng Zephaniah chapter 3 verse 9 na ibabalik ang pure language, ibabalik ang tunay na pangalan ng Elohim at isasabay mo yan sa sinasabi naman ng Revelation chapter 7 verse 2. Maliwanag ang mensahe ng dalawang talata. Ibabalik ang pure language,
maibabalik ang pangalan ng Elohim sa Biblia, magkakaroon ng pagtatatak sa foreheads. Ano ang itatatak sa foreheads ng mga taong true believers? Ang pangalan ng Elohim, the seal of the living Elohim. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Ophirian Heritage. Welcome po para sa ating mga new subscribers. Share po natin ang ating mga videos. Be blessed, Ophirians! Masayang balita, mga Ophirians. Ito ang karugtong ng video tungkol sa pag-revise ng Biblia na gagawin ng China. Nakalagay po sa description ang link kung hindi pa napapanood ang unang bahagi. Payo namin, panoorin nyo rin ang ibang series ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Sa unang pagkakataon, tahasang nireject ng isang bansa sa silangan ang Bible ng mga Europeans. Maliit na bagay kung religious organization lamang ang nagreject, ngunit ibang usapan kung mismong pamahalaan ng isang bansa ang nagreject. Kung natatandaan pa, mismong hari ng England ang nagdeklara sa King James Version bilang official Bible. Ang Nova Vulgata naman ay mismong canonized ng Roma. Pareho silang European Bible. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, pareho silang rejected ng isang bansa. Maituturing ito na isang hamon sa pinagsamang biblical authority ng Roman Catholic at Protestant churches na gumawa ng European Bible. Hindi nakakapagtaka kung bakit sa muli babatikusin ang China ng buong Christendom. Binasa namin ang mga reaksyon at mga komento sa unang bahagi upang matalakay ang pinakamahalaga at relevant na comment. Isa sa kapansing-pansing comment ay, wala daw karapatan ang China na mag-revise ng Bible. Huwag nyo sanang kakalimutan na ang unang nag-revise ng Biblia sabay sa pagsasalin ay ang mga Greeks. Kung ilalagay natin ang parehong argumento, ano naman ang karapatan ng mga Greeks na i-revise ang Biblia? Wala din, di ba? Huwag tayong double standard na kapag taga-kanluran ang gumawa, pwede, at kapag taga-silangan, hindi pwede. Kung hindi pinakialaman ng mga Greeks at Romans ang Biblia at hindi nila sinakop ang Israel ni Jacob, malaya sanang kumalat sa buong mundo ang Biblia na hindi kailangan ang pagbubuwis ng buhay. Hindi sana nagkaroon ng Inquisition. Hindi sana nangyari ang mga pinagdaanan ni John Wycliffe, William Tyndale, Thomas Cranmer at Martin Luther at lahat ng mga martyrs. Documented history yan. How can we deny? Sobrang baluktot lang ang utak ng mga taong pilit na itinatanggi ang katotohanan. Ngayon, anong karapatan meron ang China para retokihin o ayusin ang Biblia? Tandaan natin, ang Biblia ay literatura ng mga Hebreo. Ang mga Hebreo ay mga Shemites o Semitic. Ang China ay Hebrew roots. Kung kaya, sila ay mga Shemites o Semitic din. Hindi nyo pa rin ba napapansin na ang China ang tumutulong sa mga lahi ng Jacob Israel sa Africa? May karapatan sila? Yes! Common sense! Ngayon, tingnan naman natin ang mga Europeans. Shemites ba sila? Hindi! Hebreo ba sila? Hindi! European ba ang mga tunay na Hudyo? Hindi! Ngayon, sino ang mas higit na may karapatan?
Yung mga may dugong Hebreo, yan ang nagbibigay ng karapatan sa China. Sa isang aspeto, ang Biblia ay maituturing na cultural heritage ng mga Hebrews. Kinuha lang nung mga Greeks at Romans, tapos ngayon ang mga Hebrews na ang walang karapatan. Analysis lang po, palutangin natin ang katotohanan at katwiran. Kung tutuusin, hindi naman talaga ang Biblia per se o ang religion ang inaayawan ng China. Klaruhin natin ang punto nila para maunawaan. Number one, ayaw ng China ng isang religious group na maaaring pagmula ng paglaban sa pamahalaan. In short, destabilization. May rason ba? Yes. Tingnan nyo ang nangyari sa ancient Europe. Sa Pilipinas, paano tayo sinakop? Relihiyon, di ba? Nakikita ba ng China ang struggle ng Pilipinas sa pakikialam ng simbahan? Yes. May consular office sila dito sa Pilipinas, kaya alam nila kung ano ang nangyayari kahit ngayon sa kasalukuyan. Number two, ayaw ng China ng mga religious organization na may link o may ugnayan sa western parts ng mundo. Bakit? Kasi pwedeng gamitin ang grupo na nasa loob ng China para magkilos protesta laban sa gobyerno. In short, pagmumula ng gulo. Number three, ayaw ng China na mawawala ng tiwala ang mga tao sa gobyerno dahil sa pag-uudyok ng mga religious leaders mula sa labas gamit ang mga doktrina. Realistic ba ang apprehensions ng China? Yes, maraming bansa sa Europe ang nakaranas ng ganyan noong Dark Ages. Religion ang pinauna upang pabagsakin ang pamahalaan. Nabaling ang suporta ng mga tao sa relihiyon at pinabayaan ang kanilang gobyerno. Magpapauna tayo, hindi natin sinasabing tangkilikin natin ang uri ng gobyerno ng China at maging communist na rin tayo. Hindi po ganun. Ngunit, hindi rin tayo pwedeng mag-expect sa China na maging democratic sila. Bakit? Pinaghirapan na nila ng mahabang panahon upang mabuo kung anong sistema meron sila ngayon at isa na sila sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo, kaya pinangangalagaan nila yan. Kung uudyo ka ng Western world ang mga tao na maging democratic ang pananaw, magkakaroon ng civil disobedience sa China. Yan ang ayaw ng gobyerno dahil guguho ang kanilang pinaghirapan. Socialism and communism ang nagpaunlad sa kanila. Let's face and accept the truth. Ang problema ganito, itong mga relihiyon ay nagpupumilit pa rin pasukin ang China upang magpadami ng members. Palibhasa siguro, masyado nang mahigpit ang kompetisyon sa democratic world. Ang dami ng religion. Kumbaga sa marketing, ang tingin nila sa China ay fresh and untapped market. Dahil hindi nila mapasok-pasok ang China, kaya ngayon, inaatake nila at pinuputakti ng kung ano-anong intriga on the grounds of religious freedom. Yan po ang totoo. Huwag tayong magmaang-maangan. Sa mga Bible enthusiasts, mga nag-claim na sila ay marurunong, huwag niyong aakalain na ang Western democratic style lang ng gobyerno ang pinagpapala ng langit. Maling-mali kayo dyan. Maraming konkretong halimbawa sa Biblia na hindi democratic kundi socialist ang pagpapatakbo ng pamamahala mula pa noong lumabas sa Egypt ang mga Israelites panahon ni Moses. Ganun din sa panahon ni King Saul, King David, King Solomon. Socialism ang pinaiiral nila. Suriin natin ang Biblia. Maghanap nga tayo kahit katiting na palatandaan na democratic government nga ang pinaiiral ng Israel noon sa kapanahunan ng ating mga propeta. Meron ba sa Biblia na pahiwatig na kung ano ang gusto ng mga tao ay yun ang masusunod? Kung anong paniniwala ang gustuhin nila, yun ang masusunod? Wala, di ba? Concrete ang mga batas na sinusunod ng mga Israelites ni Jacob.
hindi subject to individual or sectarian interpretation. In short, walang religious freedom. Huwag po kayong maghahanap ng turo sa Biblia na merong religious freedom at wala kayong matatagpuan. Noong nasa wilderness pa ang mga Israelites, kinakalaban na nila si Moses. Gusto nila ng emancipation. Gusto nilang maging free. Ano ang ginawa sa kanila? Ipinatuklaw sila sa ahas. May pangyayari din na bumuka ang lupa at nilamon yung mga nagre-reklamo, yung mga rebellious. Hindi natin masasabing demokrasya yan. Hindi pwedeng umiral ang protesta-protesta at rally-rally sa kapanahunan ng mga Israelites. Wala pong ganyan sa Biblia. Noong wala pang hari ang Israel, ang pamamalakad ay direktang idinadaan sa mga propeta, gaya ni na Samuel bilang leader. Noong tumanda na si Samuel, ipinalit niya ang kanyang mga anak na sina Joel at Abijah. Ngunit, nagkaroon ng corruption at mga injustices. Dahil dyan, pinuntahan si Samuel ng mga elders mula sa iba't ibang villages ng Israel. Humihingi sila ng hari. Nanalangin si Samuel sa Elohim at sinabi niya ang hiling ng mga tao. Ang sagot ng Elohim ay ganito, "Ako ang nireject nila bilang hari." At sinabi ng ama na, "Kung bibigyan sila ng hari dahil gusto nilang gumaya sa ibang bansa, kukunin sa kanila ang mga panganay nilang anak upang magsilbi sa hari. Kukunin din ang 10% ng kanilang mga ani at hayop para sa hari. At sila ay magiging slaves ng hari." Sa kabila ng sinabi ni Samuel, ginusto pa rin ng mga elders na magkaroon ng hari. Ngayon, ipinatawag ni Samuel ang mga tribo. Nabunot ang tribo ni Benjamin. Mula doon, nabunot ang clan ni Matri. Mula naman sa clan ni Matri, nabunot ang pamilya ni Kish. At sa pinakahuli, napili at naproklama si Saul. Sa muli, may mga nagrireklamo pa rin bakit si Saul ang napili. So makikita natin na puro reklamo-reklamo ang ginagawa ng mga tao. Tandaang mabuti kung paanong proseso ang pinagdaanan bago napili ang hari. Wala pong kampanyang nangyari, walang mga party list, walang eleksyon at hindi po nagbutuhan ang mga tao. Si Prophet Samuel ang nag-facilitate sa pagpili ng hari para sa Israel ayon sa instruction ng Elohim. Lumalabas na ang unang human king ng Israel ay si Saul. Ngunit dahil sa kanyang paglabag sa utos, siya ay papalitan. Ang buong kwento tungkol kay Saul ay matatagpuan mula sa 1 Samuel chapter 10. Sa muli, inutusan na naman si Samuel na puntahan at i-anoint ang susunod na hari. Pansinin na iba ang proseso ngayon. Inutusan ng ama si Samuel na lagyan ng anointing oil ang kanyang horn at pumunta sa pamilya ni Jesse sa Bethlehem. Isa sa mga anak ni Jesse ang hihirangin bilang pangalawang hari. Ngayon, isa-isang pinadaan sa harap ni Samuel ang mga anak ni Jesse. Ngunit wala sa kanila ang gusto ng Elohim. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Ito na ba lahat ang mga anak mo?" Wala sa kanila ang gusto ng Elohim. Kaya sabi ni Jesse, "Meron pang isa yung bunso na nagpapastol ng mga tupa, nasa ilang." Dagling iniutos ni Samuel na tawagin ito. Noong dumating si David, sinabi ng Elohim kay Samuel, "Ito yon, i-anoint mo bilang papalit kay Saul." At sa oras din yon, iniwan si Saul ng spirit ng Elohim at lumipat kay David. Kahit anointed na si David, hindi agad-agad nakaupo o nailukluk sa trono. Marami pang pinagdaanan dahil nasa pwesto pa si Saul. Kumbaga, ayaw niya pang bumaba. Sa panahong yun, hinahamon ng Philistine sa digmaan ang Israel. Pambato nila si Goliath na sinasabing higante. Pero, gaya ng ipinaliwanag natin noon, ang higante ay isang maling translation ng mga Greeks. Si Goliath ay anak ng Nephilim. Si Goliath ay isang Nephilim-human hybrid. Tinanggap ni David ang hamon ni Goliath. Kahit si Haring Saul ay hindi siya naawat. Sa puntong ito, alam nyo na kung paanong napatay ni David si Goliath gamit ang sling na binabalahan ng bato.
Naging popular itong si David, bagay na hindi nagustuhan ng hari. Kumbaga, nasapawan kasi siya at ninais niyang mapatay itong si David. Ngayon, umalis muna si David sa kampo ng Israel. Kumbaga, nag-ingat siya na huwag siyang mapatay ni Saul. Until such time, lumipas ang panahon, napatay si Saul at ang iba niyang anak sa isang digmaan. Pumalit kay Saul ang isa niyang anak, si Ish-Boshet. Dahil dyan, nahati ang Israel. May pumanig sa kampo ni Ish-Boshet, ngunit ang tribu ni Joda ay nanatiling loyal kay David. Nagkaroon pa ng paglalaban ang dalawang grupo, kung sa ngayon parang nagkaroon pa sila ng tawagin nating civil war, parang ganun. Sila-sila mismo sa loob naglalabanan kung sino ang uupo sa trono. Nanaig ang kampo ni King David. Ngunit, minsan ding nanganib ang kanyang paghahari sa paglipas ng panahon. Meron na rin kasi noong yung kodita-kodita. Sa sitwasyon ni King David, sarili niyang anak ang naghahamon, yung long-haired niyang anak na si Absalom. Ngunit, at the end, to cut the story short, napatay itong si Absalom. Pero, hindi dahil iniutos ni King David. Yung may gawa ay yung mga tauhan na lang ni King David, yun ang may mga pakana. Walang alam si King David, hindi, siyempre hindi ipapapatay ng ama ang kanyang anak. Noong matanda na si King David, iniluklok si King Solomon. Kung naaalala nyo pa, na-anoint itong si King Solomon sa Gihon Spring. Ngayon, itong Gihon Spring ay na-discuss na po natin ito sa Rivers of Genesis. Ito po ay isang maliit na bahagi lamang nang malaking Gihon Water System. Balikan nyo na lang po yan kung nakalimutan nyo na. May isang napaka-importante na dapat pansinin. Sa usapang pananampalataya, ang may kapangyarihan sa biblical time ay ang hari. Hindi po kagaya sa mga democratic governments ngayon na hands off o walang karapatan ang hari o ang presidente kung ang pag-uusapan ay belief system ng bansa. Dahil sa katotohanan yan na nakasaad mismo sa Biblia, walang magagawa itong mga relihiyong ipinaglalaban ang democracy o mga religious freedom na yan. Dahil taliwas po yan sa konkretong halimbawa na ibinigay ng Biblia. Yung structure of government, ibang-iba po kung ihahambing ninyo dyan sa democratic form of government. Huwag niyo pong babaluktutin ang sinasabi namin. Wala kaming sinasabi na ang democratic form of government ay masama at ang mabuti ay ang socialist. Ito ay isang pagtatalakay at ito ay isang analysis. Ngayon, paano natin nasabi na ang hari ay may kapangyarihan sa usaping pananampalataya ng isang bansa kung Biblia ang pag-uusapan? Ganito po yun. Sino ang nagpatayo ng Temple of Israel? Hindi ba't si King Solomon? May hiwalay bang relihiyon na nagpatayo nito? Wala. Nagtayo ba ng kani-kanilang templo at mga sekta ang mga Israelites? Hindi. Ministerial and ceremonial functions lamang ang kapangyarihan ng mga pari sa templo. Yung pinaka-administrative at executive control ay nasa hari. Democratic ba yan? Hindi. Huwag po nating guluhin ng kung ano-anong yapi-yapi doctrines ang mga konkretong halimbawa na ibinigay ng Biblia. Huwag pairalin ang hugot dito, tapal doon ng mga talata para lang palabasin ang sariling nais. May konkretong model na ibinigay ang Biblia, yun ang pagtibayin natin. Bakit hindi nila itinuturo na noon sina King David ay walang religious freedom? Hindi pwedeng magreklamo, tagasunod ka lang. Bakit hindi nila tinuturo yan? Kasi ma-face out sila. Yan ang totoo. Sa panahon natin ngayon, anong bansa ang naaayon pa rin sa estilo ni na King David at King Solomon? Hanap po kayo, buong mundo, anong bansa ang nagmamatch doon sa style of governance ni na King David at King Solomon? Aralin nyo kaya ang ginagawa ng China at Russia. Sa kasalukuyan, government ng Russia ang nagpapatayo ng mga simbahan sa Russia. Ganon din ang China. Kung hindi man sila ang magpatayo ng simbahan,
Kontrolado pa rin ng gobyerno ang usaping relihiyon. Monitored ang structure na ganyan o yung arrangement na ganyan ay kagayang-kagaya kina King David at King Solomon. Ngayon sasabihin nyo, yung mga China niyan, hindi sila Christians. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Let me correct you with that. Russia is Orthodox Church. Hindi makapasok ang ibang relihiyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila naniniwala sa Creator. Sa China naman, may pinipili lang silang relihiyon. Kaya itong mga nare-reject, ngawa na ngawa, punta sila ng punta sa media, kung ano-anong propaganda, kung ano-anong pambabatikos ang ginagawa laban sa China. Tingnan nyo ang mga international media. Bakit nga ba nagpupumilit na pumasok ang mga foreign religions para iligtas daw ang mga tao sa China at Russia? Come on! O sige, kunwari, nabubuhay sila sa kadiliman. Pero dahil ang kanilang system of government ay functionally at structurally katulad ng nasa Biblia, madali sa Elohim na magpatupad ng pagbabago. Hindi po ang relihiyon ang magbabago sa kanila, kundi ang divine power mismo. Wala pong kakayahan ang mga relihiyon na baguhin ang isang bansa. Tandaan nyo po yan. Guguluhin lang nila ang peace and order gaya ng nangyayari ngayon. Tapos uulanin nila ng mga kesyo-kesyo persecution drama. Alam nyo, nakakaumay na ang mga ganyang style, mga ganyang linya. Ngayon, as a whole, pagtabi-tabihin nga natin at pagkumparahin natin, gamitin natin ang status of morality. Nasaan ang naglalakihang Sin City? Yung city ng kamunduhan. Nasa China ba? Hindi. Nasa Russia ba? Hindi. O, nasaan? Amerika at sa maraming bahagi ng Europe na andun ang mga Sin City. Ano ang nangyayari sa religious freedom? Ano ang nangyayari? Di ba, ang dami nilang mga religion doon. Kasi may religious freedoms doon at may democracy. O bakit nagkaganyan ang mga city nila? Bakit naandun sa kanila ang Sin City? Di ba kayo nag-iisip? Ngayon, ito ang masasabi natin. Bakit hindi nila unahing linisin ang sarili nilang bakuran bago nila pakialaman itong nananahimik sa China? Nag-iisip po ba kayo? Balikan natin ang panahon ni Jonah. Sa mga hindi alam ang kwento tungkol kay Jonah, ito yung prophet na nilunok ng malaking isda dahil ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Ganito nagsimula ang ano niyan, yung kwento niyan. Inutusan itong si Jonah ng Elohim na pumunta ka sa Nineveh, mag-preach ka doon. Dahil pagka hindi, sisirain ko ang city nila o parang pababagsakin ko ang city nila. Ngayon, itong si Jonah ay natakot pumunta sa Nineveh. So ang ginawa niya, sumakay siya papuntang Tarshish. O pagdating sa laot ng dagat, yun, nagkaroon ng malakas na bagyo. At lumabas na itong si Jonah ang dahilan bakit nagkakaganon. So sabi ni Jonah doon sa mga crew ng barko, ihulog niyo ako sa dagat, matitigil ang bagyo. So, ganun nga ang ginawa sa kanya. Inihulog siya sa dagat. Ngayon, may nakaabang na doon na isang malaking isda at siya ay nilunok. Take note ha, wala pong sinabi sa Biblia kung anong isda yun, kung balyena man yun, kung yun ba ay pating. Wala pong sinabi, basta sinabing malaking isda. Ngayon, ano ang nangyari kay Jonah matapos siyang lunukin ng isda? Nag-stay siya doon sa loob ng isda ng 3 araw at pagkatapos iniluwa siya sa dalampasigan malapit na sa Nineveh o kung lugar na yan ng Nineveh, basta andun na siya, malapit siya doon iniluwa nung isda. Kaya itong si Jonah ay nag-preach na sa Nineveh. Noong nakarating sa hari ang mensahe ng Elohim sa pamamagitan ni Jonah, agad naglabas ng kautusan ang hari na mag-fasting ang buong city, magsuot ng sackcloth, maglagay ng ash sa katawan o sa ulo, at mag-repent, humingi ng tawad, sundin kung ano ang gusto ng sinasabi ng Elohim ni Jonah. So, ano ang resulta?
Winasak ba ang city ng Nineve? Hindi. Ngayon, bakit nangyari na nailigtas ang city? Tingnan nyo sa isang anggulo. Kasi po, noong sinabi ng hari na mag-fasting kayo, mag-repent kayo, magsuot kayo ng sackcloth, humingi kayo ng tawad, sundin kung ano ang sinasabi ng Elohim ni Jonah, sumunod ang buong kaharian, batas ang salita ng hari sa usaping pananampalataya, walang nagrally at nagsisigaw ng religious freedom sa kalsada, dali-daling nagsunuran ang mga tao. So, at the end, hindi naparusahan ang buong city ng Nineve. Ngayon, dalhin natin sa kasalukuyang panahon. Mag-case scenario tayo. Kunwari, parehong makasalanan ang bansang China at Pilipinas. At parehong binigyan ng Elohim ng 30 days, final warning, lulusawin ko kayo kung hindi kayo magbabago. Ipinadala sa isang prophet ang mensahe at sabay na natanggap ng mga presidente. So natanggap ng presidente ng China at saka ng presidente ng Pilipinas ng sabay. Sino sa palagay nyo ang higit na makakatupad sa utos? China ba o Pilipinas? China! Bakit? Aba, pag lumabas si President Xi sa television at nagsalita, "This is your president. Ito ang utos ko. Mag-fasting tayo, magsuot tayo ng sackcloth at sambahin ang tunay na Elohim." Susunod ba ang bansa? Susunod ba yung mga tao? Yes! Walang pwedeng pumalag. Sa Pilipinas, ano kaya ang senaryo? Aba, sa sobrang dunong ng mga Pilipino, ayun, may lumipad na papuntang ICC. Magfa-file na ng complaint sa Rome Statute. May nag-organize na ng rally doon sa EDSA. May naghain na ng impeachment case laban sa presidente sa Congress. Unconstitutional, human rights, religious freedom, diktaduria. Ngayon, alam nyo na kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Yan ang kaibahan ng Russia at China kung ikukumpara sa atin and the rest of the democratic world. Nakahanda ang China at Russia na tumanggap ng drastic directives o instructions mula mismo sa King of Kings. Ngayon, alam nyo na kung bakit sila ang lumilitaw na instrumento upang maging witness sa mundo. Sa patuloy na paggulong ng ating pagsasaliksik, napag-alaman natin na itong dalawang bansa ang hindi nagpasakop sa government system ng Mystery Babylon. Kaya huwag po nating huhusgahan agad ang dalawang bansa na yan just because taliwas ang kanilang pananampalataya sa doktrina ng mga religions. Naka-standby mode sila at nakahandang ipatupad ang anumang utos mula sa taas. Miracles can easily work sa isang obedient population. Tandaan niyo po yan. Naka-program kasi ang collective consciousness ng mga tao na sumunod anytime kung ano ang instruction na manggagaling sa taas. Ang layo natin sa kanila, ang consciousness natin ay na-program to reject, complain, resist dahil hindi yan ang naaayon sa freedom. Yan ang kaibahan natin. Naluto kasi tayong mga Pilipino sa self-governance from the people, by the people, and for the people. Bumalik kaya tayo sa Genesis. Hanapin nyo doon kung kanino yan galing. Kay Cain, the rebellious Cain. Yan din ang dahilan bakit bumagsak si Adam and Eve. Gusto nila ng self-governance. Yan ang totoo. Saan galing ang essence of democracy and freedom na mag-create ng kung ano-anong relihiyon? Sige nga po. Sa Greeks, saan ba galing ang serpent worship? Sa Greeks, saan galing ang doktrina na naipasok sa Biblia kung saan naging serpent ang itinaas ni Moses? Yun na ang symbol of salvation. Saan galing yan? Sa Greeks, sino pala ang nagtuloy ng Babylonian system mula kay Cain? Greeks. Sino ang unang nag-translate ng Bible mula sa Aramaic, Hebrew,
Greeks? And finally, saan ba ang naging cradle of Western civilization? Greeks? Yan ang mystery ng Babylon. Maliwanag, mula sa form of government, ideology, philosophy at doctrines ay Babylonian. Naipasok nila yan sa Biblia, naipasok sa mga bansa, ngunit pumalag si China at si Russia. Ayaw namin. Sana magkalinawan tayo. Ngayon, merong sinasabi sa Revelation 17. Ipinakita kay John Revelator ang isang babaeng patutot kung saan nagkasala ang mga hari at mga bansa. Sa forehead ng patutot, nakasulat ang Mystery Babylon, Mother of Harlots. Pagdating mo naman sa Revelation 18:4, ganito ang nasusulat. And I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues." Sinasabi ng verse na umalis kayo sa sistema, lumabas kayo, huwag niyong tangkilikin para hindi kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at parusa. Ngayon, kung magmumuni-muni tayo, tinangkilik ng buong mundo ang Western culture, philosophy, and religion. In short, yung Babylonian system yan. Ngunit, taliwas naman ang ginawa ng Russia at China. Nagsara sila ng pintuan at mga bintana nila. Ang ting nila para itong pollution. Hindi kayo pwedeng pumasok sa amin. Ayaw namin sa inyo. Yan ang Russia at China kung titingnan mo mula sa biblical na aspeto. Ano lang ang kulang sa kanila? Ang pangalan lang ng Elohim. Ngunit, madali na yan sa Elohim kung paano niya ipapakilala ang kanyang sarili sa dalawang bansa. At madali ding maipakilala ng mga pinuno nitong bansa sa kanilang mga tao. At dahil ang mga tao nila ay trained and programmed na maging masunurin, mabilis ang implementation down to the grassroots. So ano ang ini-expect niyong makikita? Parang Nineveh sa panahon ni Jonah. That is how the divine power will work. Mauulit ang Nineveh phenomenon. Balikan natin itong topic. Itong pagpaparevise ng China sa Biblia ay isang paunang palatandaan na unti-unti na nilang tinititigan. Ano ba itong Biblia na to? Unti-unti na nilang madidiscover ngayon ang totoong sila bilang mga Shemite at Hebrew. Malalaman na nila na ang kanilang mga ginagawang pagtulong sa lahi ni Jacob sa Africa ay naitakda pala sa Biblia na hindi nila alam. Ngayon pa lang sila nagsisimula, pinapareview nila. In short, unti-unti nang makikilala ng China mula sa biblical perspective kung ano ang relasyon nila sa mga Africans at sa mga Pilipino. At yan ang nakikita natin sa mga pangyayari na gumugulo ngayon. Lahat ay umaayon sa propesiya. Sa puntong magising ang China, doon matutupad ang sinasabi sa Biblia na may anghel na lulutang mula sa silangan. Dala ng anghel ang seal of the living Elohim. Madali nilang mahanap ang 12 tribes ng Israel ni Jacob dahil konektado na sila sa Africa. Babangon ang 12 tribes ni Jacob. Ang tinutukoy ko po dito yung totoong 12 tribes of Israel ha. Hindi yung mga matatangos ang ilong, hindi po yun ang tinutukoy ko. Hindi po yung mga Hollywood stars na nagkukunwaring mga Hudyo. Ngayon, may maganda ding naidulot ang pagpursige nitong mga sekta na pumasok sa China. Bakit? Nakalampag nila ang pamahalaang China na titigan ang Biblia. Yan ang nakikita natin na parang naging advantage. May ituturing yan na isang bahagi ng proseso, a process of awakening for China. Tutuldukan natin ang video na ito sa pagkakaunawa na ang China ay hindi nagpasakop sa Babylonian world system, kung kaya ganyan ang attitude nila sa mga relihiyon na ang doktrina ay galing sa Western civilization. Ang pagpaparevise nila sa Biblia
ay isang palatandaan na tinititigan na nila ngayon ang nilalaman ng Biblia. Kailangan nating tulungan sa panalangin na magawa nila ng tama at gabayan sila ng Elohim sa gagawin nilang pag-aaral, pagrepaso at pagrebisa sa Biblia. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga videos. Paalala lang po sa mga bagong subscribers, mga bagong manunood natin, na sundan niyo po ang tamang sequence ng mga video. Nilagay na po natin sa description ng bawat video ang tamang pagkakasunod-sunod. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians! Isang masayang pagbati sa lahat ng mga Filipino Ophirians sa buong mundo. Special blessings be to all of you. Sa loob lamang ng isang taon, umabot na tayo sa mahigit 86,000 followers. Basically, mga Filipino po yan dahil hindi pa natin nabubuksan ang English channel. Para sa mga baguhan, bigyan namin kayo ng orientation. Malamang, pinapanood mo itong video dahil curious ka or dili kaya naghahanap ka ng kalinawan tungkol sa mga issues na may kinalaman sa Biblia at religion. Magpauna kami, ang pananalita ng OHC ay diretsahan at walang maraming paligoy-ligoy. Masanay na kayo. Huwag pong mag-expect ng mga banal-banalan at super dramatic sermons. Hindi po sermons ang mapapanood nyo sa ating channel, kundi mga output ng meaningful research. Ito ang idiom ng OHC. Stop the drama, stop the fantasy, let's face reality. Bago manood ng anumang video ng OHC, tanungin muna ang sarili. Bakit mo panunuorin ang video ng Ophirian Heritage Conservatory? Kung ang sagot ay dahil gusto mo nang makatotohan ng kaalaman, welcome to the channel. Babala, ang aming mga video ay para lamang sa mga bukas ang kaisipan at malawak ang pangunawa. Maraming video ang naglalaman ng masakit na impormasyon. Kung ikaw ay tipo ng tao na pinipersonal ang mga bagay-bagay, lalo kang masasaktan. Take it or leave it. Para naman sa mga taong manunood lang para maghanap ng tutuligsain o kaya para ipagtanggol ang kanilang paniniwala at kalabanin ang aming sinasabi, nagsasayang lang po kayo ng panahon. Hinding-hindi nyo malalabanan ang hard facts na ipinapakita namin. Ang Ophirian Heritage Channel ay parang repository ng mga kaalamang hinding-hindi nyo matatagpuan mula sa anumang universidad, relihiyon o sekta. Lahat ng sinasabi natin ay suportado ng mga hard facts at verifiable references. Marami kaming pananaw na direktang salungat sa mga traditions, doktrina at dogma ng iba't ibang relihiyon at sekta. Kailangan mong maging bukas ang kaisipan at itabi muna ang mga prejudices. Yan ay kung talagang naghahanap ka ng katotohanan na naaayon sa reality ng mundo. Iisa lang ang layunin ng conservatory. Yan ay linawin at ilabas ang mga impormasyon tungkol sa mga issues, controversies, and conflicts na humantong sa maraming digmaan sa kasaysayan at pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Kung papansinin mo, ang summary niyan ay religion and geopolitics. Ang buong kaalaman na matatagpuan sa channel ay mula sa iba't ibang discipline,
notably history, archaeology, anthropology, philosophy, political systems, culture, civilization, and languages, just to mention a few. Maraming bahagi ang ginamitan natin ng natural and applied sciences. Expect to encounter some information from geology, geography, and even astronomy. May mga bahagi din na involve ang biology, human anatomy and genetics, at iba pang medical sciences. As necessary, chemistry, physics, and other disciplines. Ang mga kaalaman na nakuha ay ating pinagsama-sama upang maunawaan ang religion and world politics. Ang ating mga presentations ay simple upang madaling unawain ng sino mang bukas ang kaisipan. Kung hindi mo kayang itabi muna ang iyong doktrina at paniniwala, huwag ka nang magsayang ng panahon sa aming mga video. Tandaan nyo, ang doktrina ay isang katuruan na inyong tinanggap at pinaniwalaan, ngunit hindi nyo naman talaga alam kung tama ba o mali. You just accepted it to be true. Ang sinumang tao na nagpapakalango sa mga doktrina ay walang pagkakataong masumpungan ang katotohanan. Bago namin ibigay ang bagong suggested sequence ng panunood, may paalala kami. Huwag nyo pong uugaliin ang manunood ng isang video at i-disregard ang iba. Lahat ng videos ng OHC ay interrelated. Magkaka-connection po yan. Paunahan namin kayo, hinding-hindi nyo mauunawaan ang anumang prophecy sa Revelation kung nilaktawan nyo ang mga foundation videos. At dahil hindi mo naunawaan, samantalang may kim-kim kang doktrina, ang kalalabasan ay makikipagdiskusyon ka lamang sa amin at maghahamon ng debate. Nagsasayang ka lang po ng panahon. Hindi kami makikipagdebate para lang patunayan sa iyo ang punto namin. Mas pag-uukulan namin ng panahon ang mga taong humble at sincere na naghahanap ng kalinawan at hindi ang mga aroganteng naghahamon. Ang sequence na ibibigay namin ay maaaring magbago sa darating na panahon habang nadadagdagan ang mga videos at nabubuksan ang ibang topics. Kung mapapansin nyo, module by module ang tracks natin. Isang module ay naglalaman ng maraming series. Ang series ay naglalaman ng maraming videos. Magsimula kayo sa Rivers of Genesis. Critical po kasi ang Rivers of Genesis gaya ng Pison, Gihon, Hiddekel, and Parat upang maunawaan ang mga locations na involved sa mga prophecies pagdating sa Revelations. Kapag hindi mo na-locate ng maayos ang mga rivers, hindi mo rin mauunawaan ang world territories dahil ang Rivers of Genesis, lalo na ang Gihon, ay mahalagang marker or landmark. Subsequently, kung hindi mo naunawaan ang world territories, hindi mo rin makikilala sina Gog and Magog na sinasabi ni Prophet Ezekiel at ni John sa Revelations. Ang foundation ng prophecies sa Revelation ay matatagpuan sa Genesis. Kapag natapos mo na ang Rivers of Genesis, isunod mo ang History of the Bible series. Napakahalaga niyan para maunawaan mo ang lahat ng tatalakayin natin hanggang makarating tayo sa Revelations. Mauunawaan mo sa History of the Bible series bakit may mga verses na magkakasalungat sa iba't ibang versions. Sino ang nagsulat ng Bible? Sino ang naglimbag ng mga naunang kopya? Saan galing? Hindi po kasi tama na ipaglalaban mo ang sinasabi ng hawak mong Biblia kung ang mismong nakasulat dyan ay dumaan na sa maling translation, lalo na ang mga Tagalog versions. Napakaraming na iba ang mensahe kung ikukumpara mo sa nilalaman ng English versions. Pagkatapos ng History of the Bible series, isunod ang Creation series. Critical po ang Creation series
para maunawaan ang hidwaan ng mga bansa na sinasabi sa mga prophecies na susulat sa Matthew chapter 24 verse 7. Nation shall rise against nations. Ang tanong, bakit? Ano ang pinag-aawayan? Ang kasagutan ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 14 and 15. Kailangang unawain ang serpent seed at woman's seed para malaman bakit ang mga bansa ay naglalaban-laban. Ang final showdown niyan ay ang Gog and Magog War. Pagkatapos ng Creation Series, isunod ang Babylon Series. Dito mo mauunawaan kung paanong nagsimula ang mga civilizations pagkatapos ng baha. Paano nag-survive ang serpent seed sa baha ni Noah? At mula sa Babylon ni Nimrod, saan sila pumunta at nasaan sila ngayon? Diyan mo ma-realize na critical point ang Babylon Series dahil konektado yan sa Book of Revelation. Tandaan ang nasusulat sa Revelation chapter 18 verse 2 hanggang 4. And he cried mightily with a loud voice saying, Babylon the Great is fallen and has become a dwelling place of demons. Verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest you share in her sins and lest you receive of her plagues. Lumabas kayo sa kanya para hindi kayo madamay sa mga kaparusahan na ibabagsak sa Babylonian systems. Tumutukoy yan sa mga government systems and religions na nagmumula sa Babylon at ipinalaganap ng mga Greeks and Romans. Hindi mo matutukoy kung sino ang babaeng may nakasulat sa ulo na Mystery Babylon sa Revelations kung hindi mo susundan ang serpent seed mula sa Genesis chapter 3 verse 14 and 15. Pagkatapos ng Babylon Series, isunod ang World Territories Series, kung saan natalakay ang family tree ng tao mula kay Adam across Noah's Flood at anong mga bansa sila ngayon. Dito nyo rin matututunan kung anong lahi talaga ang mga Pilipino. Ngayon, dati-dati, pinagdidebatehan ng mga relihiyon kung sino si Gog and Magog. Kung sino-sinong bansa ang itinuturo ng mga bula ang tagapagturo. Once and for all, ang issue na yan ay tinuldukan na ng Ophirian Heritage Conservatory with 100% accuracy, geographically, biblically, and historically proven beyond reasonable doubt. At makikita nyo kung paanong nag-align ang gawain ng bansang Gog and Magog across history. Pagkatapos ng World Territory Series, isunod ang Rizal Series. Dito nyo mauunawaan ang pinagdaanan nating mga Pilipino Ophirians sa unang encounter natin kay Gog noong 1521 at kay Magog noong 1898. Malalaman nyo rin kung ano ang malalim na nilalaman ng mga ubra ni Rizal upang ilarawan ang mga pangyayari gamit ang kwento ni Crispin and Basilio sa Nolimi Tanghere. Pagkatapos ng Rizal Series, isunod ang Two Witnesses Series. Dito nyo makikilala kung sino at ano ang papel na ginampanan at gagampanan ng two witnesses na inihula sa Revelation chapter 11 verse 3. And I will give power to my two witnesses and they will prophesy 1260 days clothed in sackcloth. Sino ba talaga sila? Ano ang kanilang na-witness? Ano ang kanilang pinatutunayan? Bakit sila ay mamamatay bandang huli? Pagkatapos ng Two Witnesses Series, puntahan nyo na ang Plan of Salvation module natin. Simulan sa The Seal of the Father Series. Ano ba talaga ang pangalan ng Creator Almighty? Sino ba talaga ang Messiah? Ano ang seal na sinasabing itatatak sa forehead ng mga pinili ayon sa Book of Revelation?
Bakit nawala ang seal of the living Elohim sa Biblia na hawak mo? Kapag naunawaan na ang The Seal series, isunod nyo ang Son of Perdition series. Diyan nyo malalaman bakit nagkagulo ang mga relihiyon sa buong mundo, bakit nagkawatak-watak ang humanity, bakit nagsasalungatan ang mga doktrina ng bawat sekta. Lahat nag-claim na sila ang tama, pero nakapagtataka. Bakit ni isa sa kanila ay walang pumasok, walang nagtuturo tungkol sa covenant ng Ama? Maging open-minded. Sa puntong yan, malalaman mo kung saang panig ka nakatayo. Nasa panig ka ba ng Misaya? O baka naman nasa panig ka ng kalaban ng Misaya? Pagkatapos ng Perdition Series at naunawaan mo na kung saan ka nabibilang, nasa iyo na kung susundan mo ang salita ng Misaya o ang salita ng mga bulaang self-proclaimed na propeta. Kung gusto mo talagang sundin ang tama, ituloy mo ang panunood. Isunod mo ang Commands series. Lahat ng mga dapat sundin ay unti-unti naming ikinakarga dyan sa Commands series. Inuna muna namin ang pinakamahalagang mga utos hanggang sa mga statutes or minor commandments. Anytime, pwede niyong panoorin ang mga pastoral messages natin at mga commentaries. Note, ang sequence na ito ay i-update natin from time to time dahil may mga bagong mabubuksan na series at iba pang modules in the future. Lilinawin namin sa inyo, ang Ophirian Heritage Conservatory ay hindi relihiyon, hindi sekta, kundi advocacy na sumusulong ng makatotohanang pagsisiyasat at malayang pagpapahayag ukol sa mga usaping may kinalaman sa Biblia at relihiyon. Ganun paman, hindi po kami nauugnay sa anumang relihiyon, sekta, political body at anumang organisasyon. Hindi rin po kami nanghihikayat ng mga members. Kung gagamitin nyo ang aral ng Ophirian Heritage at isa sa kabuhayan ninyo, nasa inyo na yan. Tratuhin nyo ang mga videos ng OHC na parang libro na inilagay sa audio-video format. Read at your own discretion. View at your own discretion. Isa pang paalala, ang Ophirian Heritage ay hindi po humihingi ng tithes, offerings, or donations. Maraming nag-aalok ng donations, ngunit minabuti nating huwag tanggapin upang walang intriga. Hindi po bayarang propagandist ang OHC. Tayo ay may paninindigan at prinsipyo at higit sa lahat, ang mga kaalaman na aming inilalahad ay hindi commodity for business. Sa mga nais makatulong sa amin, we appreciate kung hahayaan niyong makaplay kahit 20 seconds ang mga advertisements na nasa videos natin. Malaking tulong na po yan para makover ang ating operations. Elohim will bless you for that. Isa pang paglilinaw, ang OHC ay walang Facebook account, walang page at walang GC. Maraming gumagamit ng pangalang Ophirian Heritage Conservatory sa Facebook, GC at kung ano-ano pang mga social media platform. Wala po kaming kinalaman dyan. Ang mga nakikita nyong GC at mga pages ay sariling initiative ng mga followers. Maraming sincere at genuine followers ang OHC sa iba't ibang panig ng mundo. Meron din pong mga ginagamit lang ang ibang teachings ng OHC para sa sarili nilang agenda. Mag-ingat po kayo sa sinasalihang mga grupo. Ngayon, sa technical side, paano nyo hahanapin ang mga topics or series na binanggit natin kanina? Click nyo lang po ang logo or icon ng OHC na nasa ibaba lamang ng anumang video na inyong pinapanood. Makakarating kayo sa homepage. Kapag nasa homepage na, click nyo ang playlist at hanapin nyo na ang topic na dapat panuorin. Once again, thank you for supporting OHC channel. For our new subscribers, welcome to our heritage. And for everyone, be blessed. Shalawang.